Magandang araw sa atin lahat sa mga mag-aaral ng ELS 111, yung kumukuha ng Language of Non-Literary Texts. Noong nakaraan na semestre ay kumuha na kayo ng ESL 110 o Language of Literary Texts. So yun ang ating konteksto, mga paksa na natalakay natin noong nakaraan ay meron tayong gagawin at ipapakilala na bago. So, noong nakaraan ay mga genre ng panitikan yun natin na kinuha sa Language of Literary Text na dyan yung mga tula at mga kwento at mga dula o mga play. So, eksakto yan sa buwan ng panitikan. Pero dahil ngayon ay Oktubre na, buwan ng mga katutubo at ng mga museo at gallery, ay medyo babaguhin natin ang ating tema. So, medyo nakakapag-alala na sa ating isla, probinsya ng Marinduque, kahit tayo ay nagdiriwang ng sentenaryo, ay sa loob lamang ng maiksim panahon ay lumobo o pumutok yung bilang ng mga nagpo-positibo na kaso ng COVID-19 sa Marinduque. Kaya kailangan natin ng mga makatotohanan na datos, mga bilang para makapag-desisyon tayo ng tama. O yun natin mga gagawin na pasya sa buhay ay ayon lamang sa tamang impormasyon at datos. Dahil dyan ay nais kong ibahagi sa inyo ang mga nakuha natin na slide mula sa Philippine Center for Investigative Journalism. Nagawa na natin ito ng webinar no nakaraan na Mayo. Dalawang episode ito. Salamat sa Marinduque News Network at nabigyan tayo ng tsansa at nakapagsimula ng maganda ang kagawaran ng edukasyon sa paggamit ng ibang platform o medium sa pagtuturo. So hindi na lang sa loob ng apat na sulok ng silid aralan ang pagtuturo natin ngayon. Kahit online sa mga streaming na device ay ginagawa na natin ito. Kaya para sa ELS 111 o Language of Non-Literary Text, so tapos na tayo sa mga tula, sa mga kwento at mga drama, ay doon naman tayo sa flip side ng mga teksto na to. So kung yung 110 ay pumapaksa sa mga pampanitikan ng mga genre, para naman sa 111 ang pag-uusapan natin ay mga genre ng pamamahayag o journalism. So imbis na investigative journalism, siguro medyo i-tone down natin na ayon sa mga interest ng ating mga mag-aaral na nasa loob lang ng bahay at hindi pwede pang lumabas. Kung kaya, naghanda tayo ng courseware kung saan nakapaloob ang iba't ibang mga material galing sa PCIJ. At ang supplement nito yung mga webinar na ginawa natin sa MNN doon sa Lucky 7 na studio nila at sa platform ng Facebook at ng YouTube sa pamamagitan ng streaming. So hayaan nyo ako na ibahagi yung karagdagan na detalye na hindi natin nagawa doon sa dalawang episode natin noong May 21 at 28. Kaya kung hindi nyo pa napapanood ay pwede nyo hanapin sa social media account ng MNN yung ating in-depth reporting in times of COVID-19. So medyo i-gloss over natin yung ibang bahagi nun para makapaganda naman yung ating mga mag-aaral ng ELS 111 o Language of Non-Literary Text. Dahil maraming mga nagtatanong ano ba ang pagkakaiba ng kwento na pampanitikan at syempre yung mga istorya sa balita. So parehas lang naman na story yun. So sana sa pamamagitan ng kurso na to ay mas maliliwanagan tayo. So nais kong magsimula doon sa mga slides
na binahagi natin noong nakaraan Mayo at nakuha naman natin noong nakaraang pang Nobyembre noong taong 2019. So ibabahagi ko yung slides ni Ms. Carol Ilagan, na senior researcher ng PCIJ tungkol sa data journalism. So new age na pamamahayag na to. So hindi na ito yung karaniwan na ginagawa. Kahit yung mga estudyante natin ay mukhang magbabago na rin ang mukha ng ating mga press conference. Yan ating paraan sa pamamahayag na pang-campus. So nawa ay magabayan tayo nitong mga material na mula sa PCIJ. So itong material na to ay binasa at nilahad noong nakaraan na Nobyembre noong nagkamera ng pambansang konferensya sa investigative journalism noong 2019. So paano ba binibigyan ng kahulugan ang data? So madalas, ang datos daw ay binibigyan ng kahulugan bilang discrete pieces of information such as amounts, prices, measurements, dates, names of places and people, and addresses. So napakadaming impormasyon at yung mga bahagi ng impormasyon na to ay nagiging datos. At nakikita natin yan karaniwan sa forma ng mga bilang o numero. So higit pa dito, ang data din ay facts and statistics collected together for reference or analysis. So ano ba ang gagawin dito sa datos? So pag pinagsama-sama yung datos, makakakuha tayo ng impormasyon na pwede natin magamit sa analysis o malaliman na pagsusuri. Pero ito naka-capitalize, but most important, data is socially constructed. So medyo nagulat din ako noong una ko itong narinig. So ang batis nito ay galing sa School of Data at nakapag-fellowship din si Ma'am Carol sa US bilang isang Fulbright na scholar. At alam ko, ito ang naging specialization niya, ang data journalism. So ito ang malaking insight sa akin, ang data pala o datos ay hindi lang objective, hindi lang bilang o ginagamit sa pagsusuri, kundi ito ay ginagawa din ng mga tao, ng mga karaniwan ng mga tao sa mundo. Kasama tayo dito. So meron daw mga mito na kailangan nating basagin. So ayon kay Ma'am Carol, kabilang sa mga mito na to ay ang data sets ay hindi synonymous sa facts. So yung mga pinagsama sa mga datos sa pamamagitan ng data sets ay hindi nangangalugan na ito na ay katotohanan o factual. So nasa interpretasyon pa rin ito ng mga mamamahayag at ng mga mambabasa. So kabilang din sa mga mito ay ang kasunod na ang data daw ay hindi nangangahulugan ng katotohanan. So data does not intrinsically imply truth. So hindi nakapaloob sa data ang katotohanan sa lahat ng pagkakataon. So hindi palaging makatotohanan ang datos. So pag binuksan niyo yung datos, pag pinagtilad-tilad niyo at hinanap natin yung kaibuturan kung ano yung nasa ubod nito, hindi palaging matatagpuan yung katotohanan. So ang kasunod ay, in Latin, data means something given. So kung kaya, sabi nga ay, yun daw familiarity breeds contempt. Kaya yun ang pakahulugan natin sa contemporary. Araw-araw, ordinaryo, kaya something na nandyan na, given. So hindi natin binibigyan ng halaga o timbang. Kasi nandyan na, so hindi natin kailangan hanapin. So tingnan natin yung BIKW na pyramid.
ayon kay Russell Acuff. So ito yung piramide. So yun DIKW. Kung hindi natin alam yung acronym na yun, ay nagsisimula yung tatsulok sa datos. Ito yung pinakang marami. Pero pag naiproseso na natin yung datos, ginamit natin sa pagsusuri, pwede natin itong hatiin sa mga impormasyon. At yung impormasyon, pag napag-ugnay-ugnay natin, natahi natin, maaari tayong makakuha ng kaalaman. At siyempre, ang mas mataas sa kaalaman ay karunungan o wisdom. So ito yung hierarchy, ito yung pagkakasunod-sunod ng DIKW. Kaya nga DIKW pyramid siya kasi nagsisimula siya sa data, information, at sumusunod ang knowledge at ang panghuli ay wisdom. So pwede naman natin yan i-modify. So ito yung ginawa na modification na pwede natin makita yung continuum o yung pagkakaugnay ng mga ng algorithm na maaari natin i-program parang sa computer, pero habang tumataas na level yung data nagiging information nagiging data, mas lalong nagiging non-algorithmic at mas lalong mahirap i-program o nagiging non-programmable na siya sa antas ng wisdom. So dito na tayo nakakapagpasya, dito na tayo kumukuha ng mga insight pagdating sa level ng wisdom o karunungan. So habang bumababa tayo, kung babalik na rin natin yung tagsulok mula sa wisdom, bababa sa knowledge, mas nagiging madali na lagyan ng algorithm o pattern na pwedeng i-compute sa pamamagitan ng mga formula. At ganun din yung sa computer program na maaari natin na makita sa mga lingwahe ng computer na 1 at 0 lang. So pag bumaba pa yan sa information, mas nagiging precise, mas nagiging tiyak, mas nagiging objective. Pero yun nga, kabilang sa mga mito na kailangan basagin ay hindi palaging ganun. At pag nasa bottom na, ito na yung pinakamarami, so mas lalo siyang naging algorithmic at mas programmable. So ano ba yun data journalism? Kung yun ang pakahulugan sa data at yun din yung mga mito tungkol sa data, so iugnay naman natin sa pamamahayag o journalism. So nagbigay dito ng tatlong pakahulugan kung ano ang data journalism. Una, ang data journalism ay maaaring tumukoy sa treatment ng data bilang batis na maaari natin sinupin at maaari natin bigyan ng pruweba. So the treatment of data as a source to be gathered and validated. Ang kasunod ay application of statistics to interrogate it. So isa din to sa nakapagbigay sa akin ng insight doon sa conference. Salamat kay Ma'am Carol, at ang datos pala ay pwedeng interrogate. So sa pamamagitan ng data journalism. So pwede tayong makipag-dialogue, pwede tayong magbato ng mga tanong, at pwede din sumagot yung data sa proseso ng interrogation o pagsisiyasat. At panguli, ang data journalism din ay maaaring tumukoy sa mga visualization at sa paraan ng paglalahad nito. So doon papasok yung mga bagong teknolohiya. So noong 2019, hindi pa ganito yung sitwasyon. Bagamat no huling quarter ng 2019, ay dyan na pumasok yung COVID-19. At ngayon 2020, noon lang March tayo nag-lockdown, at nakikita natin kung paano siya dumudulo. So hindi nababawasan, hindi pa nagpa-flat. Dito, particular sa atin na lalawigan, ay lalo pang lumalaki. Pero sana naman ay mag-plateau na siya, mag-curve, at tuluyan ng mawala. Sana naman ay hindi tayo abuti ng isang taon sa pagsawata dito sa COVID-19 o sa paghahanap ng bakuna. So muli, galing pa rin to sa School of Data.
At ang kasama dun sa pagpapakahulugan ay yung mga area o mga larang ng data journalism. So kanina ay tatlo yung pakahulugan, ngayon naman ay apat yung area ng data journalism. Una ay data reporting. So kung paano ilalahad, paano ikukwento yung datos, kung paano gagamitin yung datos sa pagkukwento. So naalala ko nung nauna akong maging fellow ng PCIJ, ang aming basic na training na in-house ay nangangailangan ng paggamit ng mga numero o numeracy. So kailangan natin gumamit ng mga table at kailangan natin i-pivot yung mga datos na to para sa epektibo na paraan ng paglalahad. Pangalawa, data visualization and interactive. So ngayon, usong-uso na yan. So yung mga datos ay ginagawa na sa pamamagitan ng infographics. At hindi na lang infographics, pwede na rin interactive. So katulad ng mga museo ngayon, hindi na lang static yung mga collection o yung mga naka-display. Yan na rin ay pwedeng hawakan, pwedeng makipag-interact dun sa exhibit mismo. Pangatlo, emerging journalistic technologies. So yung sumunod na bahagi nito ay makikita natin kung ano yung application ng data journalism sa pamamagitan ng mga teknolohiya na ginagamit na. Siguro 5 years, 10 years ago, wala pa ng mga ganitong klaseng teknolohiya. Inabot ko pa yung panahon, hindi naman yung panahon ng makinilya at ng ballpen at papel lang. May laptop na rin naman noon nung ako ay nagsimula na maging beat reporter sa Lungsod Quezon at nagsusulat pa tayo sa periodiko, ay medyo primitibo pa yun ating mga teknolohiya. Ngayon ay mabilis na sa tulong na mas makabago at moderno ng mga kagamitan sa pamamahayag. At panguli, isang area din ng data journalism ay yung computational journalism. So talagang kinocompute. So kaya nga mayroon tayong School of Information and Computing Sciences. So sana lang pangarap ko sa susunod, maliban doon sa archiving at archival studies, ay sana ay magkameron din tayo ng computational na journalism. So parang merger yan ng computing sciences at ng ating journalism school o program. So moving on, mas maganda kung nakikita nyo at nauugnay natin sa totoong buhay. So doon sa isa kong material para sa cross-cultural communication, nabanggit ko yung Rohingya na mga refugee. So ito yung kanilang buhay. So kanina hindi nyo siguro ma-imagine kung ano yung buhay nila. So dito sa Reuters Life in Camps na storya, makikita nyo kung ano ang itsura noong pantaon 2017. So para silang mga nabagyuhan na kailangan mag-tent. So parang yung nangyari sa atin sa Western at Central Visayas, na nagsimula pa sa Eastern Visayas. So talagang dinaanan sila ng kaya malakas na bagyo sa kasaysayan ng ating bansa. Yun yung bagyong Yolanda. So ganyan yung itsura nila. Pero ibang klaseng bagyo. So ituloy lang natin kung saan tayo naputol. So nabanggit ko yung Rohingya. So sa Bangladesh. So ito yung example ng data journalism na ginawa sa Bangladesh noong 2017 na nilabas sa Reuters. So ito yung itsura. So nakakita pa tayo ng ganyan, pero yung sumunod na slide hindi na masyado. So ito yung mga lokasyon ng mga bomba ng tubig at kung saan din makikita yung mga palikuran o yung mga binudumihan ng mga tao. So kung saan yung water source, yung mga nakalagay dyan sa kwadrado, so yan yung mga concentration ng latrine. So nakakataon yung kung saan yung source ng tubig, doon din dumudumi yung mga tao. So syempre,
alam niyo na kung ano ang mayayari. Talagang magkakasakit at magiging susceptible sila o vulnerable sa contamination. So, meron din na kampanya, hashtag MeTooRising. So, pinakita ko ano yung mga search, kung ano yung resulta ng search engine. Kung makikita nyo, ito yung buong mundo at makikita nyo umiilaw. At doon marami ang mga nag-search tungkol dito sa hashtag na to na pumutok nung kasagsagan ng mga babae na mga kasama sa industriya ng pelikula na naabuso sila ng isang producer. At dahil dito sa kilusa na to ay hindi lang yung mga direktang naapektuhan na nakisimpatya, kundi yung iba din ng mga biktima din ng pandadahas. So pinakita dito sa iba't ibang panig ng daigdig, nakita nyo sa Australia, sa Indonesia, sa Japan, sa Africa, siyempre sa Amerika at sa iba pang lugar ay maraming mga nag-search tungkol dito. So dumami yung mga bumasag sa katahimikan, kaya hindi lang sa kanila yung nangyari. Hindi lang sa mga taga US, kundi sa ibang panig din ng daigdig. So ngayon, sa health crisis at emergency na dinadanas ng buong daigdig ay palagay ko magagamit ito, lalo na sa mga umaabuso sa mga benepisyo na natatanggap ng mga doktor o ng mga ospital. Meron website na ginawa para makita yung mga referral na ginagawa ng mga doktor, at dahil sa mga referral na yan ay nakakuha sila ng komisyon. So kung nakita nyo kung ano yung mga nangyayari sa mga pharmaceutical company ngayon, naguunahan sa paggawa ng bakuna para sa COVID. Pero bago pa ang COVID ay pinakakitaan na talaga nila ang paggawa ng sakit. At syempre kikita sila kung may mag-refer sa kanilang mga doktor. Kaya kung may mga alam kayo ng mga pinaghinalaan nyo ng mga doktor na umaabuso sa kanilang profesyon at sa kanilang sinumpaan na code of ethics at professional ethics, ayan, pwede nyo i-search yung kanilang pangalan at pwede nyo makita kung anong mga kumpanya na pharmaceutical yung kanilang nire-refer. So makita nyo kung mangkano ang napupunta sa kanila. So kahit wala naman sakit, ginagamot, binibigyan ng referral, ginagawa ng reseta, kaya yan. So pwedeng ma-overdose at mauwi ito sa epidemya. So maliban dyan ay uso na rin ngayon ang mga virtual reality. So yung mga 360. So ito naman ay sa New York Times. So talagang parang nandun ka rin mismo kahit wala ka dun. So napublish siya sa New York Times at ito yung mga nagsisilbing modelo. So hindi lang naman sa Pilipinas kundi sa iba din mga bansa. So sa ating sariling konteksto, meron na rin naman data journalism. At ito ay nagsusurvive o nagtatrive. At kahit maraming limitasyon ay nagagawa pa rin ng mga Pilipinong mga mamamahayag. At isa sa mga pangunahing gumagawa niyan ay walang iba kundi ang PCIJ. So sa Pilipinas, ang karanasan ay ng pamamahayag gamit ang datos ay yan, yung mga salik na nakaka-apekto. Ang availability at accessibility ng data. So kung nababalitaan nyo sa mga independent na mga tanggapan ng gobyerno na dapat ay nagbabantay, ay parang tinatanggalan pa ng measure o ng sukatan, ng safety net, yung mga lifestyle check. So hindi na raw kailangan ng sell-in yung mga matataas na official pag lang iimbestigahan na lang sila. So di ba may freedom of information na rin. So kahit sa executive order at hindi pa batas ay epektibo na rin yan. So meron din tayong antas ng data literacy sa newsroom at sana ay tinuturo din yan sa mga paaralan kung saan nakukuha yung datos at kung paano ito gagamitin. So
So, isa pa sa mga nakaka-apekto ayon sa pinag kinuhaan ng datos ni na Ma'am Ilagan at ni na Soriano, yung newsrooms, resource, at sustainability ay mga factors din ng data journalism sa Pilipinas kung paano to tataas. So, alala ko, nung nagsisimula ako sa mundo ng pamamahayag ay nabigyan naman ako ng pagkakataon ng PCIJ at ang training director noon, si Ma'am Che, ay malugod naman na tinanggap ang aking aplikasyon at ngayon ay nagtatrabaho na siya sa ABS-CBN. Kahit marami na wala ng trabaho, ay babalik na rin siguro sila sa public TV. At ang isa sa mga na-institutionalize nila doon ay ang Investigative and Research Group, yung tungkol sa War on Drugs. So gumawa sila ng mga mapa at mga chart, mga table tungkol sa bilang ng mga namamatay o casualty sa digmaan laban sa droga. So, meron silang mga infographics at maikukumpara natin ito sa ginagawa ng gobyerno. So, pwede nyo din kwentahin ang mga buwis, yung mga tax na binabawas. Meron yan calculator kung paano yan kinukwenta. So, maliban sa ABS-CBN, pati ang Rappler ay gumawa din ng data stories gamit ang mga datos na matatagpuan sa mga public sources tungkol sa mga aksidente. So, pataas ang pataas yung mga aksidente. So, meron silang datos tungkol dyan. At meron din tungkol sa eleksyon, kung ilan talaga yung bahagdan ng mga kababayan natin na hindi nakaboto o yung mga hindi nakalahok sa proseso ng eleksyon. So, meron na ginawang istorya dyan ng PCIJ at tinalakay ito ni Malumang Ahas doon sa konferensya noong nakaraan ng Nobyembre. So, maging yung mga proyekto na galing sa ibang bansa, yung mga overseas, mga direct na assistance, mga development ng mga project. So, marami ay pumapalpak o hindi natatapos o maraming mga white elephant kung tawagin. So, pati yung mga DPWH na mga contractor, so marami yung mga nakonekta sa mga kamag-anak ng dating assistant ng Pangulo, ngayon ay senador na. So, yun, nagka-delay-delay na. So, nakakuha ng kontrata pero hindi naman natapos. So, interesante din yung kolaborasyon ng mga artist at ng mga data scientist. So, may nagsulat ng istorya na pondohan ng PCIJ. Lumabas ito ng nakaserye tungkol sa mga pinakagastusan ng mga beneficiaries ng 4Ps o ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At sa tulong naman ng mga artist ay nagawa nila yan ng kakaibang storya. So, saan ba pupunta itong data journalism? So, para makamove forward, so kailangan talaga ma-improve ang data literacy. So, huwag tayong matakot sa numbers at datos. Yan ay mga sandata natin. So, kahit sa klase natin, sa language of non-literary text, so talagang huwag tayong tumakbo, papalayo. So, habulin natin yung datos. Huwag tayong tumakas dito. So, kailangan din ng freedom of information na batas, hindi lang executive order. So, meron tayong EO, pero mas mainam kung batas na to. At meron tayong paraan kung paano natin ma-address ang mga suliranin na nakikita natin sa privacy. Marami na tayong mga violation, mga hinaing, mga reklamo tungkol sa Data Privacy Act. At
i-considera din natin ang pakipagtulungan sa ibang mga journalists, sa mga artists, sa mga scientists para magawa natin itong mga data stories na to at mga data journalism na mga practices na pwede natin gawin kahit sa labas ng newsroom. At panguli, so kailangan natin ituloy ang mga data-driven na mga kwento at palalimin natin to at gumawa tayo ng mga in-depth at investigative na mga storya. So, panguli, yun kay Ben Castleman, in data journalism, tech matters less than the people. So, parang, kumbaga sa nangyayari ngayon sa status ng education, so, mahalaga ang technology, mahalaga itong mga ginagamit natin na platform, pero mas mahalaga ang mga tao. So, kung meron kayong mga tanong tungkol sa data, so ito yung mga ginamit na batis ni Ma'am Carol Ilagan. So, kung pwede niyong palalimin, ito yung mga pwede niyong pagsimulan. So, kung gagawa tayo ng storya tungkol sa mga paksa na makikita natin dito sa ating lalawigan, kahit sa ating rehiyon, sa bansa, kahit sa labas ng Pilipinas ay pwede naman. So, kailangan lang ay pag-usapan yan ng mga makagrupo, yung mga kasama sa grupo. So, lagyan natin ng konting application. So, kagaya na nabanggit ko, ngayon ay buwan ng Katutubo, Indigenous Peoples Month, ngayon na Oktubre. So, mainam na ipakita ko ito sa inyo. Kung gagawa kayo ng isang form ng data story na ipapalabas nyo para mapanood ng ibang tao, ng mga audience, so pwede natin gamitan nito mula sa Hobby Collective Media. So yung mga filmmaker na kabilang dito ay na-meet ko na na mas maaga. So napanood ko yun, isa sa mga dokumentaryo na nagawa nila tungkol sa status ng kababaihan sa Bontok sa Cordillera. So ever since ay na practice na nila itong culturally sensitive na approach o lapit sa paggawa ng mga dokumentaryo. So hayaan niyo ako na ibahagi sa inyo ang